Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin man alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of March 8, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 117.5 million na case, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 2.6 million, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 93 million, at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 21.8 million na case. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of March 8, 2021, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin na maalamin ang mga bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of March 8, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA, na ngayon ay meron ng mahigit 29.6 million na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 11.2 million na case. Pangatlo yung Brazil na ngayon ay meron ng mahigit 11 million na case. Pangapat yung Russia na merong mahigit 4.3 million na case. Panglima yung UK na merong mahigit 4.2 million na case. Panganim yung France na merong mahigit 3.9 million na case. Pangpito yung Spain na merong mahigit 3.1 million na case. Pangwalo yung Italy na merong mahigit 3 million na case. At pangsyam yung Turkey na merong mahigit 2.7 million na case. At pangsampo yung Germany na merong mahigit 2.5 million na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of March 8, 2021. Ngayon naman atin na maalamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 597,763, matapos siyang madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 3,356. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 39,330, at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 545,912, matapos siyang madagdagan ng 61 na reported recovery ngayong araw na to. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 12,521, matapos siyang madagdagan ng 5 na reported death ngayong araw na to. At yung Pilipinas ngayon pang number 30 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon yun sa World Meters Info. Ngayon naman atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 380,182, matapos siyang madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na merong 351, at yung Saudi Arabia ngayon pang number 42 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon yung sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 371,032, matapos siyang madagdagan ng 418 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia
ay meron pa ngayong 2,616 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,534 matapos siyang madagdagan ng 6 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 351. So ang region na nangunguna na may pinakamaraming bagong case na naitala sa loob lamang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na merong 168 na bagong case, Eastern Region 62, Makkah 53, Al-Qasim 17, Medina 12, Ha'il 10, Azir 7, Jazan 5, Northern Borders 4, Al-Juf 4, Tabuk 4, Al-Baha 3, at Najran 2. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia ngayong araw na to, bahagyang bumaba na naman ang bagong case na naitala at ngayong araw na to, mas marami ang mga naitalang bagong recoveries kaysa sa bagong case. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Minister of Health para labanan si COVID-19. Binawasan na ngayon ang paghihigpit ng restriction. Reopen na ngayon ang mga recreational activities at dine-in services sa Saudi Arabia, pero restricted pa rin ngayon ang mga social gatherings. At tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna kontra COVID-19 at para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case. Kaya patuloy ko pa din ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na mag-doble ingat pa rin tayo. Gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yon sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share, at kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!